Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Cindy. Noong napagtanto ni Cindy na parang may tinatago si Nympha sa kanya, ay gusto na sana nitong umuwi. Ngunit noong papalabas sa sana ito, ay bigla namang dumating ang mga magulang ni Nympha. Agad namang natutuwa ang mga magulang ni Nympha noong nakita nila si Cindy na nasa loob na ng bahay nila. Ngunit sa mga oras na yon ay sinabi ni Nympha na gusto na niyang umuwi. Ngunit pinigilan naman ito ng mga magulang ni Nympha. Ngunit nagpumilit si Cindy dahil gusto na niya talagang umuwi sa bahay nila. Kung kaya dahil doon ay biglang nagalit ang ama ni Nympha. Hindi ka pwedeng umuwi. Kung sino man ang nakatuntong sa bahay namin, ay hindi ko na hinahayaang makalabas pa. Kaya dumito ka na. Hindi ka na makauwi pa sa inyo. Bakit po? Bakit ako hindi pwedeng umuwi? Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Nympha, magsabi ka ng totoo. Sana hindi na lang ako sumama sa iyo. Sigaw ko pa noon kay Nympha Miselina na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ang dami mong tanong, bata. Nalinyo na siya sa kulungan. Sigaw pa noon sa ama ni Nympha Miselina. Hindi. Hindi niyo ito magagawa sa akin. Tawan niyo ako. Tawan niyo ako. Susumbong ko kayo kay mama. Mananagot kayo. Sigaw ko pa noon, Miselina, habang sinusubukan kong makawala sa kanila. Ngunit sobrang higpit ng kanilang paghawak sa akin. At maya-maya lang ay dinala nila ako sa likuran ng bahay nila na mayroong kulungan. Wala akong ibang nagagawa noon kundi umiyak nang umiyak. Naalala ko tuloy si nanay. Sana hindi nala ako sumuway sa kanya. Kung sumunod lang sana ako, hindi sana ako nandito ngayon. Wika ko pa sa aking sarili, Miselina, habang umiiyak. Sinubukan ko pang sumigaw noon para humingi ng tulong. Ngunit parang wala namang nakarinig sa akin. At maya-maya pa ay narinig ko silang nag-uusap sa loob ng bahay. Pinakinggan ko ito ng maigi. Bakit iisa lang ang dala mo, Nympha? Sana marami ang dinala mo. Patawad po, Tay. Sinubukan ko naman po. Pero ayaw talaga nilang sumama sa akin. At buti na lang napaniwala ko si Cindy. Oo, pero hindi pa rin sapat yan. Kailangan pa natin ng marami. Dahil bukas ay darating na dito ang ating mga kasamahan. Pero di bali, ako na lang ang maghahanap ngayong gabi. Pero sisiguraduhin mo na hindi makatakas ang bihag natin. Naintindihan mo ba ako, Nympha? Aalis muna kami at ikaw muna ang bahala dito. Huwag mo akong bibuguin, Nympha. Uwi ka pa nun sa ama ni Nympha Miselina. Sa mga oras na yun, ay nakaramdam ako ng pag-asa na makatakas doon dahil si Nympha na lang ang natitira. Nung umalis na ang kanyang mga magulang, ay sumigaw ako nun ng sumigaw para humingi ng tulong. Nagbabaka sakali na may makarinig sa akin. Agad naman akong napatingin sa aking orasan. Dahil mag-alas 8 na pala ng gabi, sigurado ako sa mga oras sa yun ay hinahanap na ako ng aking mga magulang. Ngunit bigla namang dumating si Nympha at sabay wika nang, "Ano ba? Ang ingay-ingay mo, tumahimik ka nga. Walang makakarinig sa'yo rito." "Nagkakamali ka, Nympha. Sigurado ako na hinahanap na ako ng mga magulang ko. At sigurado akong darating sila para iligtas ako, kaya hindi kayo magtatagumpay. Maghanda ka na, Nympha." "Ano? Hindi kami natakot. Baka kayo ang maghanda. Dahil hindi niyo alam kung anong kaya namin gawin sa inyo." Wika pa noon ni Nympha Miselina na sabay nagbago ang kanyang anyo. Nagbabaga ang kanyang mga mata at meron itong matutulis na mga ngipin. "Ano ngayon, Cindy? Kaya mo pa ba ako? Kaya kayo ang manda.
Wake up ano ni Nympha Miselina na hindi ko na siya nakilala. Dahil hindi lang ang kanyang anyo ang nagbago, pati ang kanyang boses. Nanginginig ako sa takot noon habang nakatingin kay Nympha. Ano Cindy? Nasaan na yung tapang mo? Sa mga oras sa yun, Miselina, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hanggang sa may narinig akong mga boses na galing sa labas. Cindy! Cindy! Nandito ka ba? Lumabas ka dyan! Hindi ako maaaring magkamali, Miselina. Dahil boses iyon ni nanay. Agad naman akong sumigaw ng malakas noon. Ngunit tinakpan naman ni Nympha ang aking bibig. At pagkatapos noon ay lumabas na si Nympha at hinarap ang mga tao sa labas. Tita, napadaan po kayo. Anong kailangan ninyo? Huwag ka nang magkunwari, Nympha. At merong nakakita na pumunta dito si Cindy at kasama mo pa siya. Hindi ka uubra sa akin, Nympha. Kaya ilabas mo na ang anak ko. Sigaw pa noon ni Nanay Miselina. Sinabi nung mula nga rito si Cindy. Umalis na kayo. Sigaw pa ni Nympha Miselina. Ngunit hindi naman nagpapigil si nanay. Walang ano-ano ay pumasok ito sa loob ng bahay. At dahil doon ay narinig ko na lang na sumigaw si nanay. Tanging mga boses lang nila ang aking naririnig. Diba sinabi ko sa inyo na umalis na kayo? Ang titigas ng ulo niyo. Ngayon magsama na lang kayo ng anak mo. Sigaw pa noon ni Nympha Miselina. Matagal na akong mahinala na isa kang aswang, Nympha. Kaya napaghahandaan kita. At yun ang dahilan kung ayaw kong maging kaibigan ka ng anak ko. So tama nga ang hinala ko. Isa kang ang aswang. Sigaw pa noon ang aking ina, Miselina. Agad namang tumawa si Nympha. Pagkatapos wikain iyon ni nanay. Ayaw ko sanang gawin sa'yo to, Nympha. Dahil bata ka pa lang. Pero dahil sa ginawa mo sa anak ko, mapipilitan akong gawin to sa'yo. Sigaw pa noon ni nanay. Nasabay sinabuyan ng asin at bawang si Nympha. Sa puntong yun ay napaungol ang aswang. Habang nagmumilipit pa sa sakit ang aswang, ay ginamit naman iyong pagkakataon ni nanay para puntahan ako sa aking kinaroroonan. Hindi ako tumigil noon sa pagsigaw hanggang sa dumating si nanay. Cindy, sinasabi ko na nga ba? Halika na rito anak. Umalis na tayo rito. Nay, patawad po. Kung sinuway ko kayo, patawad po na hindi na po yun mauulit. Buti na lang ligtas ka, Cindy. Pero mamaya na tayo mag-usap. Halika na. Ngunit nung palabas sa sana kami ng bahay, ay sinalubong kami ni Nympha. At saan naman kayo pupunta? Tatakas kayo? Hindi ko hahayaan yun. Sigaw pa noon ang aswang, Miselina. Sa mga oras na yun, ay may kinuha si nanay sa kanyang bag. Sige, tignan na lang natin. Itong buntot ng pagi ang nararapat sa'yo. Sigaw pa noon ni nanay, Miselina. Sabay winasiwas ang buntot ng pagi. Mabilis namang umiwas si Nympha dito. Ngunit hindi ito tinigilan ni nanay. Hanggang sa natamaan si Nympha. Natamaan ito sa kanyang bandang likuran. Dahilan ang napaungol ito ng malakas. Patuloy itong pinaghahampalos si nanay. Hanggang sa nagwika si Nympha. Tama na po. Nasasaktan na po ako. Patawad po sa nagawa ko. Cindy, tita, hindi ko po sinasadya. Patawad po, hindi na po mauulit. Ano? Ganun-ganun na lang yun? Sa kabila ng ginawa mo sa anak ko? Kung hindi ako dumating, malamang hindi ko na makikita ang anak ko. Kaya pagbabayaran mo to, Nympha. Dahil naluloko mo siya. Tinuring ka pa naman yung kaibigan. Oo, alam ko mahina paniwalaan, tita. Pero maniwala kayo sa akin. Umalis na kayo rito ngayon na. Nasigurado ako. Papauwi na rin sila tatay. Natitiyak ko na hindi niya sila kakayanin. Kaya umalis na kayo rito ngayon na.
Magkikiusap ako. Yun na lang ang magagawa ko para makabawi sa inyo. Ako nang bahala sa kanila. Cindy, patawad. At mag-ingat ka. Wika pa noon ni Cindy, Miss Selena, na may namumuunang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit sa mga oras sa yun, ay naniwala na kami ni Nanay. At walang ano-ano, ay umalis na kami sa bahay nila. Noong gabing iyon, ay hindi mo na kami umuwi sa bahay. Doon mo na kami nanatili, sa bahay ng aking lolo at lola. Naging maayos naman ang gabing iyon. Hanggang makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan na lang namin na umalis na sina Cindy at ang pamilya nito. Hindi namin alam kung saan sila nagtungo. Simula noon, ay naging mapayapa na ulit ang aming baryo. At iyon na ang huli naming pagkikita ni Nympha. Hanggang dito na lang, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Cindy.